Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi," sabi ng Diyos kay Abraham. "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Sara, magkakaanak siya ng at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo." Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na, at si Sara maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na?" At sinabi niya sa Diyos, "Mabuti pang si Ismael ang iyong kalingain at pahabain ang buhay." Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara'y magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos.
makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang aking tipan. Matutupad iyon kay Isaac at magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisa ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao, siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa sa Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa inyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumuntok at pasuri sa mga saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno po sa inyong lahat. Palakpakan natin muna at tayo magbigay ng ating papuri sa mahal na Senyor. Narinig natin ang kwento ng isang ketongin at kung paano siya pinagaling ni Jesus. Ang ketong, alam naman natin, noong panahon ni Jesus ay walang lunas, walang gamot, at isang nakakahawang sakit. Kaya naman, dahil nakakahawa ang ketong, bawal lumapit ang may ganitong sakit sa mga tao. Hindi lang 1 meter social distancing. Hindi lang basta-basta isolation o quarantine ng 14 days, kundi habang buhay na bawal lumapit o dumikit sa mga tao. Tayo nga lang, 1 meter lang, hirap na hirap pa tayo, di ba? 1 meter na lang yung susundin natin, talagang nagkakadikitan pa kasi hindi natin nakasanayan. Pero itong may ketong na to, habang buhay na malayo sa tao. At dahil bawal lapitan, malungkot ang buhay ng isang may ketong. Malungkot ang kanyang buhay. Sino po dito ang nakaranas na ng mag-quarantine? Ako, nag-quarantine na rin ako. Nung kasagsagan yung COVID, no? Akala ko na COVID ako. Kasi parang nilagnat ako nung last year, nung bago-bago pa. So, ang lungkot ng buhay ng ma-quarantine. Yung andami mong anxiety, andami mong iniisip, sama-sama. Malungkot yung mapalayo sa yung mahal sa buhay. At ganito ang nararanasan ng isang may ketong. At dahil desperado ang may ketong, dahil wala naman talagang ibang lunas, walang gamot na nabibili, naglakas ng loob ang may ketong na lapitan si Jesus. Siguro, alam ng may ketong na hindi siya tatalikuran ni Jesus. Alam ng may ketong na hindi siya tatanggihan ni Jesus. Alam ng may ketong na hindi siya pandidirihan ni Jesus. At ganun nga ang nangyari. Pinagaling siya ni Jesus. Pinagaling siya dahil ang laman ng kanyang puso, si Jesus lang ang magpapagaling sa kanyang sakit. Ang laman ng kanyang pananampalataya ay kay Jesus lang makasusumpong ng kagalingan. Wala akong ibang maisip na maikukumpara sa isang ketong kundi ang kasalanan. Dahil katulad ng isang ketong, ang kasalanan, inilalayo tayo sa tao. Ang kasalanan, inilalayo tayo sa tao. Halimbawa, ang chismis. Yan. Ang chismis, sinisira nito ang ugnayan ng tao. Hindi mo namamalayan dahil sa chismis na kinakalat mo, sinisira mo ang grupo. Pinag-aaway mo ang mga tao. Kaya akala mo nag-uumpukan kayo. Sa huli, kayo rin ang magkakawatak-watak. O kaya, ang pangangalunya, ang panloloko ng asawa. Hindi mo namamalayan, inilalayo ka na sa iyong pamilya. Hindi lang nilayo ka sa iyong asawa, nilayo mo pa ang sarili mo sa mga anak mo. Kahit anong kasalanan, pagpatay, pagnanakaw, pandaraya, kahit anong uri yan, lahat yan maglalayo sa'yo
sa tao. At katulad ng isang ketong, ang kasalanan walang lunas o gamot. Nito na lang naman nagkaroon ng lunas ang ketong. Pero noong panahon ni Jesus, ang ketong walang lunas. At tanging si Jesus lang ang sagot para malunasan ang sakit na ketong. Hanggang ngayon, walang lunas ang kasalanan. Walang kagalingan ang kasalanan dahil tanging kay Jesus lang makasusumpong ng kagalingan. Pero kung hindi tayo tutulad sa may ketong, kahit na kay Jesus ang sagot, kahit na kay Jesus ang kagalingan, kung hindi tayo lalapit katulad ng may ketong, hindi tayo mapagagaling ni Jesus. Kung hindi ka lalapit, kahit andyan si Jesus, hindi ka mapagagaling ni Jesus. Ito yung mensahe sa atin ng ating pagbasa at ebanghelyo ngayon, na ang isang buhay na walang kasalanan ay isang pinagpalang buhay. A sinless life is a blessed life. Kaya nga, sinasabi sa atin ng ating Salmo Responsorio, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang isang buhay na pinagpala ay isang buhay na walang bahid dungis. Ito ang imbitasyon sa atin. Ilapit kay Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi mo kailangan kimkimin. Hindi mo kailangan itago. Dahil nandyan si Jesus para pagalingin tayo. Sa huli, kung hindi lumapit ang may ketong, siguro kinamatayan na niya ang kanyang sakit. Hindi natin kailangan ikamatay ang ating mga kasalanan dahil meron tayong Jesus na pwedeng lapitan. Tulad ng tanong ng may ketong, ibig niyo po bang ako'y mapagaling? Ang sagot ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Kaya ang tanong, ibig mo ba? Gusto mo ba? Gusto ni Jesus na tayo'y hilumin. Gusto ni Jesus na tayo ay patawarin. Pero ang tanong, ibig mo din ba? Amen. Magstayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin ang ating mga panalangin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot naway gabayan ng Panginoon upang makatukla sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasawan nawa natin ang mga pagsubok na hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa.
Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming mga panalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat na masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus'y namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdiligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, tingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kaaming kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Hindi natin kailangan itago o kimkimin ang ating mga kasalanan sapagkat nandiyan si Jesus na handang magpagaling sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.